Hello guys, welcome to our channel. Nandito po tayo ngayon sa ating kitchen. Ang ating topic ngayon ay pagluluto ng crispy fried chicken KFC style. At ito pa ang pagluluto po ng chicken wings po. Malinit natin sa paprika, salt and pepper, cumin powder, garlic powder, and coriander powder. Marinate po natin siya ng overnight. And then pag marinate ng overnight, talagyan po natin siya ng 2 eggs for 1 kilogram of chicken wings. And then you have to make a seasoned flour. Seasoned flour po is composed of plain flour, 500 grams plain flour, 200 grams of corn flour, that is ground raw po, and then teaspoon of salt, teaspoon of pepper, teaspoon of paprika, teaspoon of cumin powder, garlic powder, and coriander powder. This is, guys, this is kitchen style. Lalagyan po natin ang ano, pag na-oil na, bago natin iluto, ganyan lang po siya. Tapos, ibigit natin sa seasoned flour, and i-deep-fry po natin sa deep fryer for about 10 to 12 minutes po. Para naging nice and crispy. Okay? And then, next na gagawin natin po, within 10 to 12 minutes, ready na po ang ating crispy fried chicken. And then, ang susunod na gagawin po natin ay ang seafood marinara or carbonara. Meron po tayong chopped garlic, chopped onions, fresh salmon, fresh prawns. Yan po. At ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng white sauce or vegetable sauce para po sa carbonara later on. Pero before that, gagawa po tayo ng balat ng prawns. Gagawin natin stock. Iboboil natin po siya with the carrots and onions for about 20 minutes. Tapos po, pag ano, pag medyo ready na siya, gaganda po natin siya rito. Gagawin natin siyang pistak para sa seafood carbonara. Okay. Ayan po. Tapos po, i-drain lang natin siya. Pukunin natin yung kanyang sabaw. Ito po yung drain. Yung strainer natin. Sabaw lang po ang kukunin natin para masarap ang ating seafood carbonara. Yan na po siya. Sauce na po yan. Ngayon po, gagawin natin ang sauce. Of course, kailangan po may spaghetti kayo. Yan po, bagong luto po yan. Pag nag-boil po kayo ng water, lagyan nyo po ng salt and oil. After that, pag ready na po, tipisunin nyo lang po, pag ready na at malambot, i-drain nyo lang po siya at ilagay sa tamang container at talagyan po siya ng oil para hindi po siya magkadikit-dikit. Okay? Yan na po. Ngayon sa ating
Ano po? Sauce na carbonara. Pagbigisa tayo ng little bit of olive oil. Little bit of olive oil. Lagay po natin ang garlic and onions. Yan po. Hintayin po natin. Another minute. Dito po sa kitchen ko, bawal po ang burner. Kaya hot hub lang po ang ginagamit natin. Kaya takes a little bit longer po na uminit ang ating kalan. Okay. Dito na po. At of course, gagawa kayo ng ang rocks butter po. Rocks butter, ito po yung butter. May melt po siya, nalagyan mo ng flour. Ito po yung pinaka-thickening agent nyo para makagawa tayo ng white sauce. Of course, may milk tayo. Later on, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bechamel white sauce. Okay? Yan po siya. Gawa ko yan sa butter and flour. Pwede rin po oil at saka flour. Ito katigil yung agent ko po. Pampalapot. Ito nga. Ngayon po, hintay lang natin ng chicken wings ko po ay medyo malapit na ma-ready. Sandali na lang po. Ito po ang pinaka-importante sa ating crispy fried chicken. Yan po ang sinasabi ko yung seasoned flour na gawa sa flour, corn flour, cumin seed, cumin powder, paprika powder, garlic powder, salt and pepper, coriander powder. Yan po. Idigit natin yung chicken wings dito at bago i-deprive po sa mainit na mantika. Okay? Ngayon sa carbonara po, magpulitan po tayo ng salmon at prawns. Of course, ang kanyang pista o tiyataw na prawns bisque. Ito po. Okay. Isa lang po natin mga about 2 minutes to 5 minutes. Isa po natin ang whisk po. Pwede na po ang ating crispy fried chicken, KFC style. Okay. Look at that. Nice and crispy. Golden brown. Yeah. Patagalin pa lang ng a little bit more. Para lutong-luto po yung kanyang loob. Medyo malapit na po yung ano. Igisa lang po natin ang salmon, prawns, at
First of all, a little bit salt. Sprinkle of salt po, huwag kakalimutan. Sprinkle po natin yung kanyang pampalapot. At ito po ang baka natin ang kanyang salt dish. Ano po? Kung saan alam po yung lalapot at kailangan natin lagyan ng milk and cream. Okay? Po yung milk natin at saka cream. Lubos po natin sa dyan. Yan lang po natin. Saka cream po. Mas more sauce, mas masarap po, more creamy. Ngayon po, nandito na tayo sa chicken wings. Ready na po siya. Tignan na po natin. Ready to serve na po siya. Pag-drain po natin ang kanyang mantika. Pwede na po siya. Look at that. Look at that. Nice and golden brown. Crispy. Pwede nyo po kayo magbenta sa inyong bahay. Sa tindahan nyo po. With matching spaghetti. O egg fried rice. Susunod po natin topic. Papakita ko sa inyo paano gumawa ng egg fried rice. Not Chinese style naman. Ito po ang sauce nyo pag medyo hindi pa malapot. Dagdagan nyo lang po ng tinatawag natin raw butter. It's only 10 minutes to cook. As long as your spaghetti is ready na po, sasalpak lang natin yung spaghetti dyan and then boil a little bit, 2 minutes. Since wala po akong deep fryer na tama, ito po muna ginagamit ko. Next time po, lahat yan upgraded na. Okay. Saan bang deep fryer mo? Nasa Pilipinas naman. Oh, hindi mo nasa box. Yan po. Malapit na po tayo matapos.
po lang po, di ba? Basta may preparasyon ka. At importante po, kailangan organize ka sa kusina mo. Yeah? Ito po, we have the cumin powder. We have the coriander powder. We have the paprika powder. Cumin powder. We have the coriander powder. Chili powder. Black pepper. Chili flakes there. MSG po, meron tayo. And garlic powder po. Yan po ang mga sangkap ng crispy fried chicken natin. Well, ngayon, fish. Dapat po natin ang anong powder. The Parmesan cheese at the end or on the sauces. Pwede rin po tayo maglagay ng Parmesan sa sauce po para lalong sumarap. Tapat po, yan na. Napalapot na po siya. Ngayon, pwede natin ilagay ang ating linguine or spaghetti or any kind of pasta po pwede. Just enough for two. Dinamihan ko na po kasi marami gagawin ko pa to next time pag may pang-dinner na asawa ko po. Okay. Dinamihan ko siya. But a very simple recipe po. Next time po, gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng white sauce o tinatawag nilang bechamel sauce. Well, ngayon po, off na natin at ready to serve na siya. Medyo lumakot na po siya. Okay, patayin ko na. Yan po. Patayin ko na. Lagyan pa natin ng Parmesan. And isa-serve na natin po siya.